Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw ho sa atin lahat ngayong araw ho ng Miyerkules. Ika-28 ho ng Disyembre. Ah, sorry, 27 ho ng Disyembre taong kasalukuyan po. Mga kababayan, mga ka-analyze, panibagong live, panibagong reaction, opinion, analyze naman po matutunghayan nyo dito sa ating YouTube channel. Walang iba ko po ang inyong lingkod host, Chris Ulo. At sa mga bagong pasok pa lang ho rito sa ating munting programa, welcome na welcome ho kayo kay Chris Ulo. At sa mga kababayan ho nating OFW dyan saan mampanig kayo ng mundo naroon ngayon, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo po lahat mga kababayan, mga analyze. Pasensya na po hanggang ngayon, medyo masama pa po yung lalamunan ko dahil sa aking ubo, medyo apektado ho yung aking lalamunan. Akala nga ho ng iba, nag-video kayo ko ng Pasko pero hindi. Hindi ho tayo senior. Dami sa ruho tayo. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, update lang ho tayo rito sa kaya magaling na artista, veteranong aktor, legendary na si Mr. Ronaldo Valdez na kung saan di umano nagpakamatay daw ayon sa Philippine National Police at sa QCPD. Ngayon mga kababayan, may gagawin ho tayong reaction video or may panonorin ho tayong video na kung saan ito raw si Boots Anson Roa, ibinulgar ang mga ginagawa ng mga anak ni Ronaldo Valdez sa kanya mismo kay Ronaldo Valdez. Yawin natin na reaction, opinion ho itong istoryang ito. Ay, ganun natin. Baka maganda yung pinapangako. Ah, sorry ha, hindi na ho natin mapapakita yung video kasi actually wala ako sa bahay. Meron ho ginawang shooting, taping. Medyo ka lang. Nasa isang lugar ho ko ng isang lugar. So, painggan na lang ho natin yung video, okay? Thank you. Akong disiplina. Sa kabila ng kanyang magandang buhay at pagiging active as successful sa show, hindi pa rin maitatanggi ang maraming isyu na tinaharap ng batikang aktor na si Ronaldo Valdez. Ayon sa mga balita, hindi lamang ang physical na kalagayan o pagkakaroon niya ng sakit, kundi ang failure ni Ronaldo na maisalba ang kanyang marriage sa longtime wife na si Maria Faye Gibbs. Ayon sa mga report, 3 taon na ang nakakalipas ng maghiwalay ang dalawa at tagal nilang mag-asawa na tumagal ng 50 years pataas ay masakit kay Ronaldo na hindi makasama ang kanyang pinakamamahal sa buhay. Tila ito ang naging... Actually, dito sa video na to, no, may pinaparado kasi tayong video, hindi ko ine-expect na si na mayapang Ronaldo Valdez is hiwalay na pala sa kanyang asawa. Kasi sabi ko nga, although ito sikat, kilalang veteranong aktor, magaling na artista ito si Ronaldo Valdez, parang nasasama siya sa mga artistang obviously lahat naman ho ng personalidad ho dyan sa showbiz, may mga issue, may mga sarili-sarili hong usapin sa kanila, kanya-kanyang buhay. Pero itong si Ronaldo Valdez na sasama ho, nalilinya sa mga artista na kung saan hindi naman ho nababalita ang mga personal na buhay, love life. Tahimik ho yung buhay niya. Hindi rin ho siya napapasali sa mga usaping politics. Hindi katulad ng ibang artista na may usaping issue sa politics, ginagamit ang mga social media platform, nagtutweet, nagpapasaring sa government. Although karapatan naman nila yon kung gusto nila magbigay ho ng kanya-kanyang opinion sa issue sa politics. Pero ito si Ronaldo Valdez, hindi ho nakikialam sa kahit anong issue. Ngayon ko lang ho nalaman dito sa video ito, kung totoo man ito, na ito pala si Ronaldo Valdez, although matagal na sila nagsama ng kanyang asawa, eh hiwalay na pala. Nakakalungkot po kasi mga kababayan, kung kailan pa tumanda, kung totoo man to, doon pa sila naghiwalay ng kanyang asawa. Nagpatuloy po natin. Ang naging sanhi kung bakit nalugmok ang aktor sa depresyon o labis na kalungkutan. Nakadagdag pa rito ang pagkakaroon niya ng prostate cancer surgery na ginawa noong last December 2022. Narito ang naging pahayag ng kanyang kaibigan at leading woman sa kanilang pelikula na Ikaw at Ako na si Boots Anson Roa tungkol sa personal na kalagayan ni Ronaldo. Aniya, I think this had to do with his personal life. I don't know if it's common knowledge that his marriage broke up some 3 years ago. I never asked him the reason why, but... Shopping is more fun when you tap to pay. Sorry, I'm your ads. New Nino Nutri-Snacks!
Si Commercial Oe, sorry. Fruits and veggies! Why, but of course I know that this had an effect on him. Janu is in his 50s now, so that means they've been together for over 50 years. Dagdag pa ni Boots during the filming ng kanilang pelikula na Ikaw at Ako, napansin niyang parang nahihirapan ang maglakad ang aktor. Alam din ni Boots na may sakit sa puso si Ronaldo. On the set, I noticed that he already had a hard time walking. He used a cane and needed assistance to move around. More than the physical pain, I noticed that he was sad. Yes, he would still joke around, but there was a notable difference in his behavior. Once we were rehearsing, sabi niya Mari masakit rito while he is pointing his heart. Dagdag pa ni Boots, napansin niya ang kalungkutan ng kanyang kaibigan. I just noticed that it was too painful for him to walk straight. It was kind of perfect for our scenes because we were portraying an old couple. But when the director would shout cut, I could still see his pained expression, but what was more noticeable to me was the sadness. I could feel the sadness. Ron had always been yakin, but he cried so much while doing this one. Sa puntong ito ay marami pa rin ang nanghihinayang sa nangyari sa buhay ng veteranong aktor, kaya ganoon din ang patuloy na pasasalamat ng talent manager ni Ronaldo Valdez na si Jamela Santos na siya ang naging malapit na tao sa buhay nito. This year, ayun mga kababayan, no? Bukod sa mga anak ho ni Ronaldo Valdez, kinalalayan din mo siya ni Woods Anson Roa. Ngayon mga kababayan, itong manager ni Ronaldo Valdez, ito yung isa sa mga talagang todo na galit, nabastusan at gusto magsampa ng demanda sa mga tao, or hindi ko lang sure kung mismo sa pulis na nasibak sa kanilang trabaho. Dahil yung mismong video na kung saan yung itsura ni Ronaldo Valdez dun sa nangyaring dun sa kwarto niya, na kung saan sabi dun daw siya nagpakamatay, nagbaril sa sarili, kumalit ho yung video. Ito ho yung mismong seryoso talagang nagalit, as in nagbigay babala pa na after ho nilang magluksa, makamove on sa case na to, eh haharapin niya yung mga taong nagpakalat mismo nung video na yun, kaya kumalat sa social media. So alam nyo naman, syempre pag kumalat yung ganong video, pinakalat, puputaktin mo yan sa mundo ng Facebook, mundo ng YouTube. So actually, siguro ang pinaka-target nila rito mismo, kung policeman yung mismo nagpakalat, siguro yun yung sasampahan nila ng kaso sa National Bureau of Investigation. Patuloy mo natin. Found me at a low point in my life because of personal and health issues. But also, it was a high point because too good to be true came along. I am blessed and lucky to have been a part of this great project. Beautiful script. Cute and touching dialogue, brilliant and kind-hearted co-actors. Of course, my family, who is always there for me. A special someone, my buddy, Jam, who is good for me, makes me happy, we are happy, and then, now, this, so, all the fans who have supported me for over 5 decades, the producers, the directors that I have worked with through the years, and lastly, the BMPC, Star Awards, movies, most especially
si Nora Onoan for this lifetime achievement award. My heartfelt and never-ending gratitude. So parang 1, 2, 3. Oh, grabe mga kababayan, no? Isipin nyo, sabi mismo ni Ronaldo Valdez dito, nagpapasalamat siya sa mga supporters niya, fans niya, mula nung nagsimula siya after 50 years so yun lahat mga kababayan. Grabe. Siguro ito si Ronaldo Valdez, karapatan niyang malagay ang kanyang pangalan sa ano ba tawag doon, yung inilalagay sa lugar ng Libis sa Eastwood, yung pangalan mismo na inilalagay mismo doon sa yung mga Hall of Famer po doon sa Libis. So karapatan niya po siguro yun mag-ano, ilagay doon po yung pangalan niya. At ito mga kababayan, yung mismo manager niya na nagalit mismo about doon sa video, medyo may napag-uusapan sa social media. Hindi raw basta manager ni Ronaldo Valdez yun. Lovers niya, ibig sabihin may relasyon sila. Pero wala na tayong ano doon mga kababayan. Personal niyang buhay yun. Actually, hanggat nabubuhay ang tao, kung hiwalay na siya doon sa asawa niya, karapatan niyang maipagrelasyon, lumigaya kung gusto niya. Personal niya yun. Kaya dapat iset aside na lang ho natin yun. Ang pinaka maganda ho rito mga kababayan, laliman pa siguro ng pag-iimbestiga ng Philippine National Police. Kasi baka lang naman, wala naman tayong sinasabing totally nagkaroon ng foul play or meron mismo nagbaril sa kanya. Kasi nga, may mga nagdududa, lalo na ho yung baril na kung saan pagkaputok sa ulo niya ay naibaba lang ho sa ilalim ng tiyan niya, naipatong niya lang ho sa legs niya. Kasi marami rin ho nakakapag-isip na once na pinutok yan, dapat nalaglag na yan. Kasi unang-una 77 years old, mahina na ho ang grip niyan. Dapat wala na yata ang lakas yan para hawakan pa yung barel, no? Para mapanatiling nasa palad niya at nasa ibabaw pa ng kanyang legs, ilalim kanyang tiyan. So yan po mga kababayan, natutuwa ako rito mga kababayan, kasi todo suporta naman pala talaga yung anak ni Ronaldo Valdez sa kanya, sila Melissa Gibbs, Yano Gibbs, according kaya Boots Anson Roa. Ngayon kung totoo yung usap-usap na may relasyon sa kanya manager, yan na natin yun, wala na tayo ng personal niya na pumbuhay yun. So yun po mga kababayan, nila po muna update natin dyan. Kita-kita na lang po tayo sa susunod kong live, susunod kong vlog. Paalam po pa samantala ang inyong lingkod, Host Chris Ulo. Bye-bye!